Nagkasana ng investigasyon ng Kamara ukol sa matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila at ilang karating probinsya. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layon itong batukoy kung saan nagkaroon ng problema para hindi na maulit pa. Ayan ang ulat ni Bella Lesboras. Imbestiga na ng Kamara ang matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila at mga karatig probinsya dulot ng Super Typhoon Karina at Habagat. Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, dapat magpaliwanag ang ilang ahensya tulad ng DPWH at MMDA kung bakit hindi kinaya ng ating flood control systems ang naging buhos ng ulan sa rehiyon. Inaasahan din ng komite na magbibigay ng kanilang ulat ang iba pang ahensyang nakatutok sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan tulad ng DSWD para matukoy ang kanilang long-term plan hinggil sa mga sakuna. Itinakda ang pagdinig sa July 31. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, suportado niya ang investigasyon. Siyempre naman, that's part of our oversight functions. We always have to have accountability sa pagtama, paggastos ng ating budget. So titingnan natin kung effective, efficient at tama sana naman. Kung may nangyayari dati na hindi tama yung pagkagastos, talagang hindi talaga pwede yung iiwasan natin yan. At siyempre may accountability. Bago ang disaster hearing, nakatakda namang i-turnover sa Lunes ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program na siyang magiging basehan ng Kongreso sa pagbuo ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sabi ni Romualdez, isa sa mga bibigyang prioridad nila sa 2025 National Budget ay ang pondo para sa disaster response. Handang-handa na kami. Ma-anticipate natin kasi may proseso naman yan. May budget ko na nakalimutan ilang buwan pa. Kaya handang-handa kami. Usisahin, basahin natin, i-review natin at kung pwede i-refine, i-amend at mapapagandahan natin ng husto ang budget na isusumiti ng DBM at ng executive sa Congress. At asahan nyo rin na bago matapos yung first session natin dito sa September, matatapusin din natin yung budget. Ang iba pang kongresista, una na rin tiniyak na sila'y magtutulong-tulong para makapagpasa ng pambansang pondo na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Pagsapit ng Agosto, inaasahang aarangkada na ang pagbusisi ng mga mambabatas sa panukalang pambansang pondo. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.